Maganda nga po po sa inyo. Nakita ko na po ng personal si Kevin. Ganda lalaki po talaga. Ngayon ko lang po siya nakita. Nandito po siya sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Siya po ngayon ang pinakagwapong vlogger. Huwag na po si Kuya Rob. At gwapo na po yung dati. Ngayon kasama po ang kanyang esposa. Nagpapawasin po sila sa kay Bermas washing station. Ayan po mga kaibigan, huwag niyo pong kalilimutan si Kuya Mel na tagapangpangan na napunta sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Thank you po. Magandang hapon sa inyong lahat. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat guys. Ito po si Kuya Mel. Nandito po tayo ngayon sa J. Panganiban. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Saan man sulo kayo ng mundo naroroon, sana nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas na lugar. Okay, nandito po tayo ngayon sa bundok. Ayan, umakyat po tayo dito. Kasama natin si Tolitz. Ayan, nakilala po tayo habang nagpapalinis po tayo ng sasakyan. Nakita niya tayo doon. Ayan, namukaan niya ako. Ayon. At meron siyang inirekomenda sa akin na pwede nating bisitahin. So, nandito po tayo ngayon. So, guys, kung makikita nyo, ayan po. Nasa taas po ako ng bundok ngayon. Hinihingal-hingal pa po ako. So, kausapin po natin sila tatay at nanay. Yan, samahan niyo po si Kuya Mel. Okay guys, ayan po. Doon po tayo nang galing sa baba. Okay. Yan, hinihingal-hingal pa po ako. So, nandito po tayo. Akit po tayo ngayon. Ayan, ayan po yung bahay nila tatay at nanay. Si tatay po ay paralisado na. Yan, sinala lang po dalawang mag-asawa ang nandirito ngayon. So, samahan niyo po ako, puntahan natin. Yan. Pasensya na po kayo. Medyo hinihingal-hingal si Kuya Mel. Okay. Yan. Ayan po sila. Magandang hapon po. Yan, makikituloy po. Okay. So, ayan po si si tatay. Okay. Yan, magandang hapon po, tay. Ano pong pangalan nila? George. George P. Hordas. P. Hordas. Yan, si George P. Hordas. Yan, at si nanay naman po? Dominica Hordas. Dominica. Ilan taon na po kayo, nay? Mas 70 na po ngayon July. Mas 70 na po kayo. Okay. Si tatay po? Kan. Mas 75. Mas 75. Yan. Kamusta na po kayo? Ano po nangyari sa inyo? Stroke na ako. Stroke? Yan. Yan po si tatay. Hindi nga ako makakilo. Yan po, hindi na nakakakilo. Yung kalahating katawan po, no? So, kanan po, yung kanan niya. Kanan. Eh, patay po. Yan po. Yan, nakakatakot lang po kasi nandito sila sa taas. Kung makikita niyo po, ayan po yung dadaanan nila. Yan kung bababa. So, medyo mahirap po yung sitwasyon. Yan, okay tay. Yan, meron po kayong mga anak? Meron. May yan, sarili ng pamilya. May sarili na pong pamilya. Nasa malayo. Kami na lang dalawa. Kayo na lang pong dalawa dito. Kamusta naman po? Eh, tinutulungan naman po ba kayo? Yung pag-gol, nangihingi na lang sa mga kaibigan ko. Nangihingi na lang po kayo sa mga kaibigan nyo? Pag-gulang wala. Talagang naghihirap na hirap. Paano po yung pangkain nyo araw-araw? Hingi-hingi na lang po? Iniisan po. Yung meron man kaming 4 piece. Tapos meron man kaming 4 piece, magkano po yung 4 piece? Ay ano lang, 3, mahigit lang 3. Ay sa apo ko naman yun. Ah, para sa apo nyo yun. Nasaan po yung apo nyo? Mayan. Nasaan po yung nanay? Nagtatrabaho nga sa Maynila. Ay, iniwan po sa inyo. Yung asawa ay napunta-punta lang yan. Kukunin nila yung sa 4 piece nila para sa kanila. Yung mag-asawa? Yung lalaki po na yan dyan sa Paracali, nagtatrabaho man. Ibig sabihin po, mapunta lang dito para kukuhanin yung 4 piece? Binibigay man po namin. Nag-aaral man po ay high school. Mga nag-aaral. Okay po. So baliwala rin po pala, kayo lang yung kumukuha, kinukuha din nila? Ay, hinahati ko lang. Ah, hinahati. Hati naman. So, magkano yung 3,000 sa isang quarter po? Tatlong buwan, di ba? O buwan-buwan? Tatlo. Tatlong buwan. Tatlo. So, 1,500 po sa tatlong buwan. Ano lang po, ang kinukubra ko, basta 3.
3-3. Ngayon, dinagdaga naman na po yung apo ko. Ginawa na ng ano, sandibo para sa kanya. Ah, so naiiwan dito yung apo nyo? Hindi. Doon na nag-aaral. Ngayon taon ito, babalik hindi siya dito para may kasama ng kapi. Ah, yung ano, yung apo nyo? Oo. Ayun ang apo. Dito ang apo. Okay, nasan ba siya? Halika dito. Dito. Ayan. Ayan. So, bata pa rin po pala. Ayan, ayan po. Anong pangalan mo? Shalin po. Shalin. Bigya Santa. Shalin. Okay, medyo bata pa rin po pala para makasama ninyo. So, ayun. So, ngayon po, buti hindi po kayo pag umuulan, hindi kayo nababasa-basa medyo dito. Medyo kwan man. Sira-sira na ngayon. Sira-sira ang daloob na ngayon. Yeah. Makunin ko na. Okay, so, sa ano po itong lupa ninyo, sarili ninyo? Ay, hindi. Mayroon pa rin, nagtitira lang kami. Pero, hindi man kami hinihingi ang panahan. Kasi pagbibili daw po ito ng may-ari, na for, ano na, luti-luti. Okay. So, okay lang naman kung ma-repair-repair ng konti itong bahay ninyo. So, i-re-recommenda po natin ito kay Kuya Bal. Yan, pupunta po ako doon bukas, mapunta ako doon bukas, i-re-recommenda po natin kay Kuya Bal kung pwede mapaayos, kahit hindi man matayuan ng bahay, mapaayos lang yung bubong para hindi kahit pawid lang naman po siguro, no? Kukulamber, kukuhan pa kung kukulamber. Opo, yan, titingnan po natin. Tsaka pandingding yan, plywood. Sira na rin po. Pwede po bang ano, pwedeng kuhanan ko po yung ano, yung kabuuan ng inyong bahay? Sige. Ha? Okay. So, makikiraan po yan. Kukunan lang po natin yung bahay. Diba na po ayun. Diba na yan. So guys, ito po yung kanilang tinitirahan. Ito po yung kanilang banggerahan. Dito po sila nagluluto. Yan. Meron lang pong takip na sirasirang sako na tolda. Ito. So ito lang po yung... Yan po. Ito po yung kanilang tinutulugan, guys. Yan po. Yan po. Yan po, tingnan niyo po yung pader. Yan lang po yung, ito na po yung kama nila. So, kakapraso lang po. So, isang plywood lang po halos yung kanilang tinitirahan. Ayan po. So, yan sana irerekomenda po natin kay Kuya Bal kahit na mapaayos lang po. Okay. Yan, sa mga supporters ko po, yan, sa mga... gusto pong sumuporta sa akin, yan, para po kaila Tatay George. Yan, ito po ang kanilang bahay. Yan, nandito po sila. So, yun po, napaka sikip po, yan. Ayan po ang bahay nila. So, nakakalunos po, guys. Yan, nakakaawa. Yan, paralyzed pa po si tatay. Yan. Yan po si tatay. Yan. Madalas, nandito lang po nakaupo si tatay. Hanggang dito lang po siya kasi medyo nakakatakot na po bumaba. Dahil nakita niyo po doon, pababa na po yan. Medyo malalim po. Ako po, hiningal. Yan, so, yan po ulit. Ito po ulit yung kanilang tahanan. Yan. Yan, paralisado na po si tatay. Yan, wala po silang hanap buhay. Yan, kundi umaasa lang po doon sa 4-piece nung anak na naghahati po sila at pagkakasyahin sa 3 buwan. So, yan po. Ito po yung kabuuan ng kanilang bahay. Okay po. Ito po yung sa labas ng kanilang bahay. Yan po. May tabing lang na sako. Yan. Ito po yung kanilang kwarto. Yan. Nakita niyo po. Yan. Tabing-tabing lang po. Ayan o. So, ayan po. Yung pong kanilang bubong, meron lang ding sako. Palagay ko, ito po yung binigay ng gobyerno nung may bagyo. Tapos guys, tingnan nyo po yung paglalabas po sila ng bahay mula dyan. Yan, papunta po dito. Napakapababa na po nito. Ayan po. Nakita nyo po yan. And dire-diretso po yan, doon pababa na po yan. So, talaga pong nandito sila sa bundok po. Okay. Okay, Tay. Yan po. Manawagan po kayo kay Kuya Bal. Manawagan ko daw kay Kuya Bal. Yan. Matulungan kung, tayo.
Hingi po tayong tulong kay Kuya Bal na kahit konti mapaayos lang yung buhay. Kakanhilim na ako, nahihilo ako. Ikaw nung salita. Nahihilo daw po si tatay. Yan, ano? Sige po, sinanay na lang po. Kuya Bal, baka po pwede mo matulungan maayos yung bahay namin. Hindi man po, hindi man po siguro tatayuan ng bahay, kahit i-repair lang po natin na hindi kayo mababasa, yung may pader. Yun lang po ang hinihingi ko, yung mapaayos yung bahay. At makapaba man kami ng maayos-ayos. Mm-hmm. Yun, maayos ng tumbabaan dito, ano po? Yan. Kaya ba, ako naman po ay talagang hindi na makapagtrabaho. Talagang si Mills na lang pong nag-consay, naghihingi ng tulong dahil talagang hindi ko na kaya. Talagang ay, may sakit din ay. Surrender na ako tatay, parang napupupusan ang hingi ako na ay. Nagkakon talaga tatay. Ganun po ba? So, yun po. Sana po marinig po yung panawagan natin kay Kuya Bal. Sa mga nanonood po, manawagan po tayo. Sa mga nanonood, kung baka gusto po rin yung kaming tulungan, kailangan naman po namin. Yun lang po. Yan. Ikaw tayo sa mga manonood po, manawagan po tayo. Ako po ay nananawagan din sa inyo na kung maaari lang po na matulungan po ninyo kami, mag-asawa, ng matutulugan namin talagang medyo ka na. Nakita naman din po nila yung kasitwasyon namin mag-asawa nung nagpunta dito, nagtingin ang bahay namin. Kaya kung maaari lang po, matulungan lang po ninyo kami. Okay, yun. Maraming salamat po. So sa ngayon po, meron lang po akong ibibigay na konting tulong po sa inyo. Galing po kay Kuya Mail. Yan, sana po ay makatulong kahit papano. Po. Maraming salamat po. Okay guys, may babahagi po si tatay sa atin na kwento. Ayan. Sige tay. Kami po talaga ng asawa ko. Talagang humingin ng tulong sa inyo po. Na sana po ay matulungan po ninyo kami dahil sa itong nangyayari sa buhay ko, talagang parang hindi ko na po kaya. At ang tinagong ko lang po sa asawa ko, sabi ko sa kanya, baka kung ako mawala na, papaano na kayo? Maiiwanang sila. Walang mag-aalaga sa kanya, mga apo ko na lang po magkakon sa kanila. Kaya po, ang masasabi ko lang po, kung matutulungan po ninyo kami, salamat man po. Yun lang po. Okay, maraming salamat tay. Yan, hayaan niyo po, sana magdasal lang po tayo parati na sana po dinggin ng Panginoon ang ating mga hinihiling. Magdasal mo na po. Yan. Laging kong po. Ipapakiusap po natin kay Kuya Bal na kahit ma-repair lang po itong inyong tinutulugan. Yan. Ikaw na rin po. Pasa nakita mo na po sa kwarto, di ba? Opo. Nakita ko nga po. Naglalabo na rin yung mata niya. Pag gusto niya bumaba, binababa ko naman po yan. Kaya lang, napakahirap. Binababa niya ako. May sakit din dyan. Ako ay. Hinahawakan din niya ako. Akong pero dahan-dahan po kasi gawa ng mahirap pong bumaba dito. Yan kalay din, may dakan doon, tulay-tulay. Opo. Na doon, nakakatulay-tulay mo. Pero na, sa sitwasyon niya po, parang mahirap. Inaalalayan niya ako dito. Opo. So, tingnan natin. Talagang pag na nang hihingi mo ako ng counting tool sa mga nakita ko, binibigyan mo po ako. Okay. Sana po. Pag ako bumaba, pag nababa talaga. Sana po itong ibibigay ko po sa inyo ay makatulong kahit papano po sa inyo. Yan. Ito po, tanggapin niyo po. Yan, 5 kilong bigas po yan. Yan, sana po makatulong sa inyo. At ito po, Nay, para sa inyo po, meron pong gatas. Yan, para po araw-araw po ay makainom kayo ng gatas. Yan. So, ayan po, para sa inyo yan. Tay, yan, maraming salamat po sa inyo.
Yan, at pinaunlakan niyo po ako dito na makapag-vlog dito sa inyo. Yan, sana po matulungan po tayo. Ako po ay hinihiling, nananawagan din po ako sa lahat ng aking mga supporters na kung tayo po ay makakatulong kay tatay kahit na po ayusin lang na po natin itong bahay nila na wala. Kasi po ano eh, parang tumutulo po ito. Sa tingin ko may tulo po ito dahil sira-sira na po yung ano, yung tolda na sako. Yan, sira-sira at pawid lang naman po ito. Saka yung pader po, bulok na rin po. Ano lang naman po ito, yung importante po, meron lang dingding at may bubong. Yan. Yan po. So, nananawagan po ako sa lahat po ng gustong sumuporta po. Hindi po ito sa pilitan, hindi po ito compulsory sa inyo. Yan, sa lahat lang po ng gusto na sumuporta. Hindi po kayo obligado. Yan, sa lahat lang po ng gusto sumuporta. Hindi po tayo namimilit. Ayan, maraming salamat po. Ayan, kay Kuya Bal Santos Matubang po, nananawagan din po ako na kung magagawan po ng konting tulong sila tatay at nanay dito po sa taas ng bundok. Okay, maraming salamat po. Ayan, tay, pasalamat po tayo ulit. Maraming salamat po. Ayan, ikaw, Nay. Maraming salamat po kung inyo po kami matutulungan. Ayan, maraming salamat din po sa inyo. Ayan, pagpasensyaan nyo na po yung dala ni Kuya Mel na konting tulong. Okay, maraming salamat po guys. Ayan po, ang laging sinasabi ni Kuya Mel, ang gumagawa ng mabuti sa kapwa ay pinagpapala. Mabuhay po kayo tatay, nanay, hanggang gusto ninyo. Yan, hanggang kunin na tayo ni Lord. Yan, sana po may tumulong sa atin at magawa natin ng maayos itong inyong tinutulugan. Okay, maraming salamat po. Ito po si Kuya Mel, dito po sa Jose Panganiban. Mother Lode. Barangay Mother Lode. Barangay Mother Lode. Yan, dito po sa Jose Panganiban. Yan, maraming salamat po kay Tolich na nagrekomenda po sa kanila at pinuntahan po natin agad. Okay, ito po si Kuya Mel, magsasabi sa inyo na God bless po sa ating lahat at magandang hapon po. Maraming salamat.